So sa video na to, gusto ko lang sagutin yung tanong na ano ba yung best Facebook ad strategy, no? Pagdating lalo na sa format, which means video ba, images, carousel, or GIF, no? Yung mga gumagalaw ng mga pictures. So ano ba yung pinaka-best na dapat gamitin para doon? So para masagot yun, kailangan talaga maintindihan mo yung mga audience ni Facebook at syempre yung system ni Facebook. Kasi ang Facebook ads, basically ginagamit natin yung system ni Facebook para hanapin niya yung mga ideal customers na sinetup mo, na patok at saka connected dun sa sinetup mo sa Facebook ads mo. Diba? So, ano ba tong Facebook ads system? Yung system kasi ni Facebook ad, basically, yung ginagawa niya lang talaga, inaalam niya yung mga behavior nung mga audiences niya. Diba? Kaya nga pwede mo silang i-target through interest, pwede mo i-target through age, pwede mo i-target yung mga behavioral nila, kung bumili ba sila past 30 days, nagvi-visit ba sila sa ganitong klaseng website, yung mga ganun mga bagay. Diba? Ngayon, para masagot kung ano ba yung best na video ba, images, carousel, ganun din kasi mga madalas na tinatanong sa akin. And baka yun din kasi yung tinatanong sa'yo. Okay? Kailangan maintindihan mo na yung mga nasa platform ni Facebook, iba-iba yung mga behavior nila. Ito, bigyan kita ng example. Ito, agree ka ba na every time na may bumibisita sa Facebook, iba-iba yung behavior nila? Ngayon, kapag nagsuscroll, let's say kapag nagta-target ka na, no, ng mga target audience mo, ito ha, kailangan mo talagang maintindihan, kailangan mo talagang maunawahan yung system ni Facebook para malaman mo kung ano ba yung ideal format na gusto mo, no, na image ba, videos ba, or carousel na gagamitin mo. Okay, so yan. Imagine mo dapat yung target audience mo, nagbabrowse siya sa Facebook. Kailangan, kilalang kilala mo siya kung saan alam mo din yung behavior niya. Kung alam mo na mahilig siya manood ng video, kailangan mas magandang gamitin mong Facebook ad is video. Kasi kapag every time may bumibisita dito sa platform, agree ka ba na iba-iba yung behavior nila? Okay? Ano yung sabihin nito? Kapag ikaw ba, tanungin kita, kapag pumunta ka sa Facebook, anong klaseng Facebook user ka? Mahilig ka ba mag-message sa mga page? Mahilig ka bang mag-comment? Or nanonood ka lang ng video, hindi ka naman nagko-comment? Mahilig ka bang bumili? Okay? Mahilig ka bang, let's say, mag-click dito sa mga kanan na ads? Mahilig ka bang manood yan? Manood ng video? Mahilig ka bang mag-share? Mahilig mo bang i-click yung mga memes, yung mga ganito, no? Yung mga gumagalaw na mga ganyan, no? Mahilig ka bang mag-click sa ganyan? Mahilig ka bang mag-share ng mga ganitong klase mga motivational posts, no? Si Facebook, kilalang kilala niya yung mga users niya. Alam na alam niya yung mga action na ginagawa ng mga users niya. I hope na nakukuha mo yun, no? Kasi very crucial yun, lalo na depende yan sa Facebook ad na gagawin mo. Kasi kapag gumamit ka ng Facebook video, at yun yung sinabi mo kay Facebook, sabihin natin ito. Okay, exit na natin. Pero I hope na naunawaan mo, ha? By the way, bago tayo pumunta dito sa Facebook ad, naunawaan mo ba na iba-iba yung mga behavior ng mga ano, ng mga users sa Facebook? Sige, mag-comment ka diyan sa baba, no? Mag-comment ka dyan sa baba ng yes kung naintindihan mo yon, na agree ka na iba-iba yung behavior, pati ikaw iba-iba yung behavior mo, no, pagdating sa Facebook at pag-visit mo ng Facebook, no? And by the way, kung agree ka doon, i-click mo na rin yung like button diyan sa baba, at kung gusto mo rin ng mga ganitong klaseng video, i-click mo lang yung subscribe button, no? So yan. Ngayon, punta tayo doon sa Facebook ad. Ngayon, kapag gagawa ka ng Facebook ad at gumawa ka ng video ad, yun na yung sinetup mo. Let's say, parang ito, no, video ad ang ginamit ko dito. Ganyan yung sinetup mo. Video ad talaga. Okay? Ngayon, ano yung, let's say, sinubmit mo na kay Facebook? Sa tingin mo, paano niya babasahin yun? Okay? Since binigay mo sa kanya ay video, itatarget ba niya yung mga taong mahilig mag-comment? Ita-target ba niya yung mga mahilig na mag-scroll na mag-scroll na wala naman, hindi naman nanonood ng video, hindi nanonood ng 3 seconds sa video. Yung mahilig mag-click ng images. Yung kaya yung ita-target niya. Syempre, gusto ni Facebook na may manood ng video mo kasi yun yung sinubmit mo sa kanya. Baka yun yung goal mo. Diba? Baka yun yung goal mo na manood sila ng video. So most likely, ipapakita niya yung mga ads mo dun sa mga tao na merong viewing history.
yung mga history na nanonood ng videos, mahilig ang tagal sa Facebook, nood ng video, yun yung most likely ipapakita niya. Pero hindi yun yung 100% guarantee. Majority dun niya lang ipapakita. Siyempre, minsan eksperimentohan niya, okay, eksperimentohan niya na baka kapag pinakita niya to somewhat na interest. Let's say, ang video mo is about business. Okay? Let's say na wala siyang viewing history ng videos. Pero alam ni Facebook na mahilig siya sa business. Minsan, eksperimentohan niyo na ilalagay. Basta kasama siya dun sa target interest na nilagay mo. I hope na nakukuha, no? Pero majority na ipapakita niya yung mga tao na mahilig manood ng video. Okay? Kasi, doon niya maidi-deliver ng maiga yung Facebook ad. Kasi, si Facebook, gusto niyang ma-deliver yung objective mo sa kanya. Or yung objective, yes, yung objective mo sa kanya. Gusto niyang ma-deliver, gusto kanyang maging happy doon sa naging transaction niya ni Facebook. Gusto niyang ma-deliver yung gusto mo man pagawa kay Facebook. Kasi, kapag nagkaroon ka ng resulta sa Facebook, anong next na gagawin mo? Siyempre, itutuloy mo yung transaction mo kay Facebook, di ba? Kaya good business decision sa kanya yon, no? Kaya wag mo ilagay sa isip mo na kalaban mo si Facebook. Gusto ka talaga niya magkaroon ng resulta. At para sa system ni Facebook, or in a business sense, talagang since kilala niya yung mga audience doon, mas ipapakita niya doon sa mga tao na mahilig manood ng video. Diba? Ngayon, meron din ako ditong ad na images. Ngayon, bakit ko ginawa to? Siyempre, si Facebook, kapag yun yung sinabit ko sa kanya, which is images, most likely, ipapakita niya tong Facebook ad na to doon sa mga tao na hindi nanonood ng video, doon sa mga tao na mahilig na mag-click ng mga images, doon sa mga tao na mahilig lang mag-comment siguro, basta yung mga madalas na nag-i-interact sa mga images lang, hindi mahilig manood ng video. Nakukuha mo? I hope na nakukuha mo. Sige, mag-comment ko dyan ng yes kung I hope na nagme-make sense para sa'yo to, no? So, doon sa tanong, ano ba yung best na gamitin? Video, images, carousel, yung mga ganyan. Nakasalalay yan kung gaano mo kakilala yung target audience mo. Yung target prospect mo ba? Sa tingin mo, mahilig ba siyang manood ng video? Kung ganun mo kakilala yung target audience mo, magandang format ng Facebook ad, igamitin mo talaga is video. Kasi na-appease mo yung needs, na-appease mo yung gusto ng target audience mo. And most likely, mag-i-interact yung tao na yun dun sa ad mo kasi nga mahilig siya manood ng video. Ngayon, kung na-imagine mo yung target audience mo, mahilig lang siyang manood, hindi siya mahilig manood ng video, images lang talaga. So, good idea din na gumamit ka ng images kung yun talagang pinakagusto mong tina-target. Diba? Okay? So, yun yung mga factors na kailangan mo ring isipin, okay, na kailangan mo i-consider kapag yan yung tanong, no? Kapag yan yung tanong, ano ba yung pinaka-okay na strategy na gamitin? Video ads ba? Image ads ba? Okay? Or carousel ba? Or kung ano-ano, GIF, GIF, no? Yung gumagalaw ng mga images. Ano ba yung pinaka-okay? Okay? So, pero sa akin, no? Pero to, bigyan kita ng data, no? Kasi since nanonood ka ng YouTube channel ko, and by the way, thank you, no, na nagsumusuporta ka dito sa video sa YouTube channel ko. Kung marami ka natututunan dito, once again, no, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video, i-click mo na yung subscribe button sa baba para lagi kang ma-update. Ito, nagbigay kasi ako ng nagtanong ako doon sa inyo, no, ng mga followers ko sa YouTube regarding sa ano ba yung para sa inyo nagiging effective. Okay? At nagulat ako doon sa nakita ko. Marami nagsasabi na gumagamit sila ng images, marami madalas, no, nakala ko talaga images ang mananalo. At nagulat ako sa naging data, karamihan pala sa inyo is nag-work well pala talaga is video ads, no? And congrats, no? Congrats na at least nakuha mo na yung winning formula mo, nakuha mo na yung winning strategy para sa iyo. Ngayon, paano ba yung approach dito? Kung ako yung talagang tatanungin mo, paano ko to i-approach? Pag ako yung gagawa nito, ang pinakamaganda talagang way ay i-testing mo. Mag-testing ka ng carousel ads, mag-testing ka ng video ads, mag-testing ka ng image ads. Ngayon, bakit mo ite-testing yon? Kasi, malay mo, ini-imagine mo na yung target audience mo ay nanonood lang ng video. Hindi siya mahilig sa images, video lang.
Pero, hindi mo malalaman unless na i-testing mo. Malay mo, yung pinaka-target audience mo pala, mahilig mag-click sa images, di ba? Iba-iba kasi yung behavior eh. Yung pinaka-okay pa rin talaga is makinig ka sa data mo. Doon sa ibibigay sa'yo ni Facebook, ano yung pinaka-nakatipid ka? Ano yung pinaka-magandang cost per result mo? Okay? Kasi, may mga ibang mga tao na may reach out mo, let's say gumamit ka ng image. Tapos may mga ibang mga tao na possible na interested yan sa business mo, sa products mo, or sa services mo. Pero hindi pala mahilig sa images, mahilig pala sila sa video. So hindi mo na-reach out yung mga tao na yun. Malay mo, 'di ba? Imagine ka ng imagine na yung target audience mo, masa alam mo na yung image talaga. Yun talaga yun, no? Yung image talaga, alam mo yun yung pagkakakilala mo sa mga target audience mo. Ngayon, si Facebook, since alam natin na inaaral ni Facebook at kilalang kilala niya yung audience niya, kapag binigay mo sa kanya image ad, yun yung sinubmit mo sa kanya, majority na ipapakita niya sa system niya, ipapakita niya sa audience niya, yung mga mahilig lang makita ang images, mahilig mag-interact sa images at hindi mahilig sa videos. Kasi yun eh, di ba? Gusto nga niyang i-appease ka, gusto niyang i-deliver yung pinapa-deliver mo sa kanya effectively. Diba? Kasi yun, nagpapag-good shot din siya sa'yo, diba? Para mabuo niya yung trust sa'yo na mag-continue ka, na mag-transact sa kanya gamit ng Facebook ad. Pero, malay mo, meron din pala mga interested buyers dyan sa products or services mo na mahilig manood ng video or baka mahilig pala mag-interact sa carousel. Hindi ipa-priority ni Facebook yun. So, ang pinakamagandang sagot dyan, i-testing mo. Okay, testing mo yung Facebook ads mo. Kaya ako dito, meron akong ads na naka-focus ay images. Meron din akong ads na naka-focus ay videos. Kung bakit ko ginagawa yan? Kasi para ma-reach out ko talaga yung karamihan ng mga target audience ko. Okay? Naintindihan ko na may mga target buyers ako, may mga target audience ako na mahilig manood ng videos, mahilig mag-interact lang ng images, basta yung parang magiging aligned dyan sa product or services mo. Okay? Kaya yun, no? Yun yung pinakamagandang sagot talaga. Mag-testing ka kung ano yung pinakamagiging effective para sa'yo. Mag-testing ka, gumawa ka ng ad na video, gumawa ka rin ng ad ng images, as i-testing mo. No, i-testing mo ano yung pinakamagiging effective. At nagulat ako dito sa naging resulta. Kasi dito sa mga naging results na binigay sa akin ni Facebook, ang layo din ng kahit nagiging profitable to, ayan yung cost per result ko. Kahit yan, pero kung makikita mo yung numbers, mas expensive talaga siya. So kung ibababa ko yung cost, mas pinili ko yung videos. No, kasi mas marami akong nire-reach ng mga tao. Ngayon, hindi ko malalaman yun kung hindi ko tinesting ang videos. Kaya ako, nag-stick ako sa videos. Kasi na-testing ko kung ano yung mas nagiging effective talaga. Nag-try ako ng images, nag-try ako ng videos. Okay? So yan, ang layo ng numbers. Okay? Kaya tinesting ko videos at ito yung pinaka nag-work well para sa akin kasi mas nagko-comment sila, mas nag-share sila, mas nagugustuhan ni Facebook yun na nagbibigay ng positive energy yung video ko siguro kasi yung pinag-uusapan, sineshare nila, marami raw silang natutunan. So yun, no? Nalaman ko yun dahil tinesting ko. Okay? Ngayon, para sa'yo, no? Magkakaiba kasi tayo ng products, magkakaiba tayo ng services. Magkakaiba tayo ng angulo, mas kilala mo yung products mo, mas alam mo paano ibenta yan, mas passionate ka dyan sa products or services mo. Ang pinaka-okay na sagot talaga dyan, i-testing mo siya. At makinig ka dun sa data na binibigay sa'yo. Ngayon, tatanungin mo na lang dyan, mas masaya ka ba sa data na nakuha mo? Doon ka makinig, doon ka mag-focus sa nag-produce ng resulta para sa'yo. So, ano yung pinaka-effective na Facebook ad na ginamit mo? Image ads ba or video ads? Sige nga, i-comment mo dyan sa baba. At kung gusto mo rin ng mga step-by-step guide kung paano ba magsimula sa Facebook ads, i-click mo lang yung video dyan sa taas. At kung gusto mo rin ng mga step-by-step videos na parang ganito, i-click mo lang yung subscribe button dyan sa baba. Once again, I'm Raymond Tabake and see you sa next video.